Ang daming fake news na umiikot sa social media. Kaya pa ba natin magtiwala? Yan ang tanong. Magsama-sama tayong muli sa isang makabuluhan at masayang programa na pinagkatiwalaan ng madla. Samahan natin ang Live Talks with Ding and Guests upang talakayin ang mga current issues ng buhay. Kanino at paano tayo magtitiwala sa panahon ngayon? Tiwala lang Live Talks every Sundays at 8 p.m. Tiwala lang sa kabi-kabilang mga issues ng buhay. Ang hirap basta na lang magtiwala. Lalo pa ang daming fake news na umiikot sa social media. Kaya pa ba nating magtiwala? Yan ang tanong. Magsama-sama tayong muli sa isang makabuluhan at masayang programa na pinagkatiwalaan ng madla. Samahan natin ang Live Talks with Ding and Guests upang talakayin ang mga current issues ng buhay. Kanino at paano tayo magtitiwala sa panahon ngayon? Tiwala lang Live Talks every Sundays at 8 p.m. Magandang gabi po mga katiwala. Welcome back sa ating live online program na Tiwala lang. Ako po si Kuya Ding Camacho.
At manalangin po muna tayo, i-commit po natin sa Diyos ang programang ito. Let's request Pastor John Carlo Legazpi ng LCFM Lubo Mission, Batangas City. Pastor Jesse? Ayan, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga katiwala. At binabati ko po kayo, lalo-lalo na po ang ating mga members sa Project 4. Yes po. Naririnig na po ba ako, Kuya James? Yes, po, binabati ko Lovely po Allah. Yes po, binabati ko po kayo lahat ang mga members po natin sa Project 4. Thank you. At yung mga members Lama po natin sa ating pong mga mission points. Samahan niyo po ako sa ating pong pangbukas na panalangin. Tayo po ay manalangin. Pinupuri ka po namin aming Diyos sa iyong kadakilaan at sa kabutihan mo sa aming buhay. Salamat po sa iyong pag-ibig na inyo pong patuloy na ipinapadama sa amin. Salamat po sa pag-iingat at salamat po sa lahat po ng pagpapala na aming natatanggap. Tunay po, yes, Panginoon, na kahit kailanman ay hindi ka po nagkukulang, lagi po namin, yes, nararamdaman ang inyo pong kabutihan sa aming, Amen, buhay. Salamat po, Panginoon, sa programang ito na tiwala lang. Tunay po, Panginoon, na kahit ano pong mangyari sa aming buhay, ang kailangan lang po namin gawin ay magtiwala sa inyo. Yes, ikaw, Lord, po ay hawak sa lahat ng bagay. Ikaw po, Amen, ay mabuti at ikaw po ay mapagmahal sa amin. Pagpalain, yes, po ninyo ang programang ito, Lord, ngayong gabi at sa mga susunod pa pong linggo. Gabayan niyo po ang aming Pastor Ding, ang aming Pastor James at ang iba pa pong mga staff at mga magiging, yes, Lord, sa pagpapatakbo po ng programang ito. Ang pagpapala, yes, po ninyo ang patuloy pong sumama sa kanila. At gamitin, yes, niyo po ito, Lord, upang maging pagpapala po sa mga tao na sumusubaybay, magbigay po nawa ng encouragement at pag-asa sa gitna po ng mga, yes, hamon na kinakaharap namin sa aming buhay. Purihin, yes, ka aming Diyos at muli po sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga bagay na ito at ito po ang aming panalangin sa makapangyariang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Jesse. Mga katiwala, this is our 25th live broadcast at medyo mixed emotion po ang pakiramdam natin ngayon dahil siyempre nalulungkot po tayo sa pagkawala ni Kuya SJ. But at the same time, tayo po'y masaya para sa kanya dahil siya'y nakapagpapahinga na mula sa kanyang sobrang pagod at kirot sa kanyang lupa katawan. Pero hindi po ako nag-iisa, mga katiwala. Kasama ko po dito sa Tiwala Lang Ministries ay ang anak ni Kuya SJ. Siya po si Kuya James de la Cruz. Ayan, mas pogi po siya kaysa sa kanyang daddy. Siya po ay isang pastor and presently assigned sa LCFM Chestnut Purview with his wife Eden. Si Pastor James ay graduate sa UP Diliman ng Bachelor of Music major in Instruments Strings. May strings yun. And he also graduated from the International Graduate School of Leadership, IGSL, with a Master's Degree on Divinity, major in Biblical Studies. Well, welcome again, Kuya James, dito sa Tiwala Lang. At dati, nag-guest ka lang dito. Pero ngayon, ano masasabi mo sa iniwang legacy ng daddy mo na ikaw na ngayon na nakaupo dito sa programa katabi ko? Opo. Sa totoo lang po, gaya po ng nasabi ninyo kanina, mixed emotions. Uh-huh. Of course, kasama na po dyan yung nalulungkot tayo kasi, of course, sana nandito pa rin si daddy. Yes. Lahat tayo nabigla dun sa nangyari. Ang bilis po ng panahon eh. Yes. Actually, it's been already 2 weeks. Dalawang, yeah, linggo na yung nakakaraan since nang umuwi. Oh. When dad went home to be with the Lord. Uh-huh. Totoo po nakakalungkot and ang hirap po mag-move forward. Pero ito po, nakikita ko po na is my part of my responsibility po is to continue, ipagpatuloy ang sinimulan po ng ating Pastor Sunny, ni Daddy. And sa biyaya lang po ng Panginoon, actually po nung una ayokong tanggapin eh kasi hindi ako katulad ni Daddy. Hindi ako kasing galing niya sa mga ganitong klaseng bagay. Pero sa biyaya po ng Panginoon ay mapagtatagumpayan po natin ito. At gaya nga po ng lagi nating sinasabi, ay tiwala lang sa ating Panginoon. Salamat, Pastor James, Kuya James. At magagamit mo ang iyong talento sa paglilingkod sa Panginoon. True, tiwala lang. And of course, mga katiwala, gusto kong ipakilala ang masisipag at dedicated na bumubuo ng Tiwala Lang Production Committee na sina Ate Josie, ayan, tignan niyo, si Ate Elsa,
Sila po ang coordinators ng Tiwala Lang Social Concern Ministry. Ito po yung ministry na nagpapamigay ng food pack sa mga wala o konti ang pagkain sa panahong ito ng krisis. Sina Chino at Trixie naman ang in charge sa audio, video and promo ads. Kasama din si sina Ate Eden at Kuya James para sa mga songs and subject na lessons na ating ihahanda. So mga katiwala, since day one, ito po ang nasa likod ng matagumpay at magpalang programa at ministry ito ng Tiwala Lang. Mga katiwala, sa panahon pong ito, tiwala lang po ang kailangan natin sa ating nag-iisang tagapagligtas at Panginoon, ang Amen. Ating Panginoong Jesus, na siya ang buhay at makapangyarihan sa lahat. Siya lang ang source ng lahat ng ating pangangailangan at pati na rin ng Tiwala Lang Ministries. Pareho pa rin po ang layunin ng programang ito, mm-hmm. ang pagtibayin ang ating pagtitiwala Amen. Sa Kanya yes. na siya ang kasagutan sa lahat ng problema natin sa ating mga buhay. Yun. Kaya magsama-sama po tayo sa ilang sandali ng makabuluhan at masayang programang Tiwala Lang! Pakilala mo, Kuya James, ang magbibigay ng special number Sige po. Sa atin ngayong gabi. So bago po tayo magpatuloy sa ating exhortation, meron po tayong guest singer. And I'm sure, kilala po nating lahat and miss na rin po nating lahat. Yes. So without further ado, ay bibigyan po tayo ng isang awitin ng ating Kuya SJ. Guest SJ. Yes, Lord.
Yes, yes, Lord, amen. 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 Thank you, Pastor Sonny James. Namimiss ka namin. But you are much, much more happy sa kalagayan mo ngayon sa, dyan sa langit. At dyan ka na kumakanta ngayon. Oh, no? Eh. Sabi nung kinanta mo ay, I'm trading my sickness. Wow. Amen. Okay. Ina, nag-trade na. Napalitan na. You have a glorious body right now. Amen. At sa atin pong exhortation, mga katiwala, ay atin pong tutuldukan na yung ating hong series ng Passing Through the Desert. Part 4 na ho ito sa episode natin. Mm-hmm. Kaya sa ikatlong talakayan po natin noong July 30 sa temang Passing Through the Desert ay naiwan po natin ang kapirasong bahagi dahil po sa wala na tayong oras noon. Tinigil na po ni Pastor Sonny James dahil po wala ng oras at saka hindi po natin alam na yun na pala yung magiging huling pag-host ni Kuya SJ. At para matuldukan natin ang temang ito, isasummarize lang po namin ni Kuya James ang nakarang lesson natin at idudugtong natin yung naputol na bahagi. Ano po? Bilang review, sabi natin ang desierto ay simbolo ng mga negatibong bagay tulad ng kawalan ng pag-asa, sakit, kamatayan, kaguluhan, tagutom, depresyon at marami pang iba. Ang panahon natin ngayon, itong pandemic na ito ay may tuturing na buhay disyerto po. Ngunit ang hindi natin nalalaman o sadyang itinatanggi natin ay ang katotohanang ginagamit ng Diyos ang mga ito para subukin tayo. Sa layuning una ay upang palakasin ang ating resistensyang espiritual para lalong tumibay ang pagtitiwala natin sa Diyos. Hindi sa ating sarili. Ikalawa po ay upang ihanda tayo sa mas matitinding digmaang espiritual na darating pa sa ating buhay. Mga katiwala, may isang panig ng disyerto na kakaiba sa lahat at hindi kasama ito sa mga sangkap na ginagamit ng Panginoon para subukin tayo. Ito'y ang pagdidisiplina o pagpaparusa ng Panginoong Diyos. Alam nating lahat na ang pagdidisiplina ng o pagpaparusa ng Panginoon sa mga tao, kasama na tayong mga Kristiyano, ay nag-uugat o konsekwensya ng ating pagkakasala o paggawa ng maling desisyon. At kadalasan po ay napagkakamala natin, ulitin ko po, napagkakamala natin itong pagsubok. Yung pala, dinidisiplina tayo, pinaparusahan tayo. Dahil masakit din ang dulot nito eh. Tulad nitong kausap ko may sakit. Maraming taon na nakakalipas at sa tono ng kanyang pananalita, para may tampo o panunumbat sa Diyos. Ang sabi niya, bakit ganun, Pastor? Ilang taon na akong nananalangin, pagalingin ako, pero walang pagbabago sa aking kalusugan. Mahina pa rin ako. Mga katiwala, honestly, hindi ko nasagot kagad ang tanong na ito eh. Pero sa aking pag-aaral tungkol dito ay napag-alaman ko mula sa Bible na kapag tayo'y dinidisiplina o pinaparusahan ng Diyos ay dahil sa ating mga kasalanan o maling nagawang desisyon. Magbigay po tayo ng ilang mga halimbawa para mas maunawaan po natin. Ano? Isa po sa mga halimbawa dito, of course, is si Haring Saul or si King Saul. Mm-hmm. Siya po ay yung naging unang hari ng Israel. Yes. Pero, pinuha ng Panginoon sa kanya yung kaharian. Yes. He lost his throne to a young shepherd na si David. To David, yes. Okay. At yun ay dahil siya ay sumaway sa ating Panginoon at siya ay napuno ng jealousy at pagkagalit. Gusto niyang patayin si David. Yes. Isa pa pong example ay si King Uzziah. Siya naman po, nawala rin yung kanyang kaharian. Oh, no. Kinuha sa kanya at namatay siya ng merong leprosy or ketong. Mm-hmm. Bakit? Kasi it was because of his sin of arrogance. Naging mayabang siya, naging mapagmataas siya at akala niya, pwede niyang gawin yung trabaho ng mga Levita. Yeah. Na dapat Levita lang ang gumagawa. Pero inisip niya, kaya niyang gawin. Hari siya. Kaya, pinurusahan siya ng Panginoon. Yeah. Isa pa pong example, si King David na tinaguri ang man after God's own heart. Yeah. Alam natin yung naging kasalanan niya, di ba? Ninakaw niya si Bathsheba. Yeah. Yung may asawa, no? At dahil dito, namatay ang kanilang anak.
it was because he planned the murder yes. of Bathsheba's husband to be his wife. Yeah. David committed adultery and covetousness. Yes. Isa pa pong example. Tingnan po natin ito si Moses. Yun. Na yung naging leader ng mga Israelites mm-hmm. during the time of the Exodus. Mm-hmm. Hindi siya pinapasok sa Promised Land. Mm-hmm. Bakit? Kasi sa isang beses, he distrusted God and dishonored God mm-hmm. sa harap ng mga Israelita. Yeah. Isa pa po, si Abraham at saka si Sarah, nakagawa sila ng isang napakamaling desisyon na magkaroon ng anak yes. kay Hagar. Uh-huh. At dahil dito, dahil sa kanilang impatience at sa kanilang hindi pagtitiwala sa Panginoon, mm. nagkaroon sila ng problema na hanggang ngayon mm-hmm. ay may problema pa rin. Yeah, hanggang ngayon. Hanggang ngayon po, ano? And lastly, sa pabong halimbawa ay si Ananias at si Sapphira. Mm-hmm. Sila po ay part ng early church in the book of Acts. Mga members sila. Makikita natin sila sa Acts chapter 5. Oh. Pero ang ginawa nila, pinili nilang magsinungaling sa Holy Spirit. Mm-hmm. At dahil dito, sila ay parehas na namatay. Mm-hmm. Okay. Yeah. Mga katiwala, lahat ng mga masasamang nangyayaring ito sa iba't ibang mga tao at panahon, kahit po tayo ay kasama dito, sikat ka man o hindi, ordinaryong Kristiyano or may katungkulan sa simbahan, lahat tayo ay palaging nabibiktima ng tinatawag na kasalanan. Kasalanan. Lahat po tayo. Ano po ba ang kasalanan? Sabi po sa 1 John chapter 3 verse 4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos mm-hmm. sapagkat ang kasalanan ay mm-hmm. paglabag sa kautusan. Mm-hmm. Ang kasalanan ay nagagawa natin sa ating katawang pisikal sa pamamagitan ng mga bisyo. Maling pagkain, maling lifestyle, or even yung pag-aabuso sa ating mga katawan. Ayun. Pwede rin po natin gawin ang kasalanan sa ating buhay espiritual mm-hmm. sa pamamagitan ng immoralidad o anumang mga kasalanan ng sexual, mm-hmm. pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At ang Diyos-Diyosan po pala, hindi lang yung mga nakikita nating rebulto. Pero anything na inuuna natin instead na ating Panginoon ay Diyos-Diyosan din pala. Oh. At pagtatago ng galit at puot sa ating mga puso. Yun. Parang simple lang, ano? Pero matinding kasalanan pala yun. Hmm. Alam niyo mga katiwala, napakadali lang unawain eh. Napakadali lang unawain. Every time tayong susuway sa salita ng Diyos, tayo po'y nagkakasala eh. Sinasadya man natin o hindi. Dahil dyan, tayo didisiplinahin o parurusahan upang huminto tayo kaagad sa kasamaang ginagawa. Kaya't mapanganib sa buhay natin ang nagpapatuloy sa kasalanan o pagsuway sa Panginoon. Eh, bakit kaya kasi? Kasi po, ang kasalanan ay nagpaparami sa tao. Yan po ang sabi sa Mark 7:20 hanggang 23. Mark 7:20-23. Number 2, ang kasalanan ay nag-aakay sa tao sa kapahamakan. Yan ang sabi sa Romans 6:23 and Revelations 21:8. Number 3, ang kasalanan ay naghihiwalay sa relasyon ng tao at Diyos. Isaiah 59:2. Number 4, ang kasalanan ang dahilan kaya hindi tayo makaabot sa pamantayan ng Diyos. Romans 3:23. At ang 5, ang kasalanan ay tahasang paglabag sa salita ng Diyos. 1 John 3:4. Narito po ang karugtong na naputol na leksyon na naiwan po natin ni Kuya SJ noon. Kung ang kasalanan o pagsuway sa mga salita ng Diyos ay may masamang epekto sa ating buhay, ang pagsunod naman po ay may kabaliktaran nito. Ano po? May pangakong pagkapala ang Diyos sa mga masunuring mga tao. Sinabi niya ito sa maraming tao tulad ni Joshua, King David, King Solomon. Yung po sinabi niya sa kanyang mandirigma na si Joshua. Mm-hmm. Sa Joshua 1:8, ang sabi diyan, huwag mong kaligtaan basahin na aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So, mayroon tagumpay kapag ka sumusunod na sa Panginoon. Ang sabi rin sa awit, sinabi ng Panginoon through David, sa awit 1:1-3, mapalad ang tao hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawain masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. At tulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. At sinabi rin ng Panginoon ito kay
Haring Solomon sa 2 Chronicles 7:14, isa sa mga favorite verse natin. Kung ang aking bayan, sabi ng Panginoon kay Solomon, kung ang aking bayan na tinatawag na sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ang kanilang masasamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Yan ang magandang pangako ng Panginoon sa mga sumusunod, di ba? So, ang ibig sabihin nito, kapag mas ang ibig sabihin ba nito, Kuya Ding, ay kapag naging masunurin ang tao sa Diyos, ay wala nang problema? Ganun po ba 'yon? Hindi po. Meron pa ring mga problema. Parte po 'yan ng ating buhay. Kung wala namang kasalanan, pero may nararanasang napakabigat na problema, ang tawag natin dito ay pagsubok. Pagsubok. Ito rin ang karanasan ng mga taong mga nauna sa atin. So makikita po natin sa Biblia, ang mga tao na sumunod sa Panginoon, hindi sila naging exempted, hindi sila nahiwalay sa pagsubok. Sila po ay humarap sa pagsubok. Pansinin po natin ang ilang mga halimbawa. Tulad ni, number one, of course, si Job. Job, yan. Isa pa po eh, si Joseph na anak ni Jacob. Yes. Kumbaga, siya ay pinagkanulo ng kanyang sariling mga kapatid, ibinenta. So, napakalungkot nung nangyari sa kanya. Pero yun pala, ginawa yun para iligtas ang isang buong bansa dito. At maging ang mga bansang nakapalibot sa kanila. Yes. Ang ating Panginoong Jesus mismo, siya mismo ay hindi, kumbaga, hindi na spare or naging exempted sa mga temptations. Yes. Ang mga alagad ng ating Panginoong Jesus, lahat sila ay paano sila namatay, pinag-usig sobra. At pinatay. No? Yes. Isa pa pong example, ang mga Kristiyano noong panahon ni Emperor Nero, kung gaano ka-brutal silang pinagpapatay. Pinakakain sa leon, sinisigan ng buhay. Ay, alam niyo po, meron po akong nakitang storya tungkol dito na madami palang naging Kristiyano sa mga audience. Kasi di ba nasa Colosseum po sila. Nakikita natin sa mapa. Diba? Sa encyclopedia. Ginagawa kasi silang katuwaan habang pinapatay yung mga Kristiyano. Okay. Ngayon, pag nakikita ng audience na pinapatay yung mga Kristiyano pero sila ay nananalangin at nag-aawitan ng mga himno, talaga? Yung mga audience mismo naging Kristiyano. Wow! Natutunan ko po sa church history subject namin. Talaga? Ngayon ko na nalaman yan, ha? Ay, ang mga Kristiyano ngayon, kasalukuyan na nasa mga bansa na kung saan restricted ang Christianity, tulad ng Pakistan, Iran, etc. Madami pa pong mga bansa na inuusig ang mga Kristiyano. Mga bansang komunista, mga bansang Hindu. Sari-saring hirap ng pag-uusig at panganib at kamatayan ang kanilang kinakaharap on a daily basis. Kumbaga, dito po sa Pilipinas, actually, we're still very blessed. Tayo po ay pinagpapala na pwede tayong magsama-sama. Of course, hindi ngayon kasi pandemic, pero hindi tayo kailangan matakot. Hindi tayo ulang babaril sa ating dila. May report po ang Open Doors. Ang Open Doors po, ito po ay isang non-denominational mission organization supporting persecuted Christians in over 70 countries. Ang kanila pong trabaho, nakikipag-partner po sila upang mag-distribute ng mga Bibles and Christian literatures at sila ay nagbibigay din ng discipleship training. Sila ay nagpo-provide ng practical support such as emergency relief aid sa iba't ibang mga lugar. Napakaganda po ng kanilang ministry. At babasahin ko po yung kanilang report. Every day, 8 Christians worldwide are killed because of their faith. Every week, 182 churches or Christian buildings are attacked. And every month, 309 Christians are imprisoned unjustly. Mga katiwala, maaaring meron kayong katanungan sa isip nyo ngayon. Bakit pinapahintulutan ng Diyos ang mga malalagim at kahabag-habag na kalagayang ito? At isa pang tanong hindi ba kayang pigilan, ingatan, o ipagtanggol ng Diyos ang kanyang mga lingkod? Yan yung mga tanong sa atin ngayon At matagal ko nang narinig itong mga tanong na ito Bakit ang Diyos niyo ba ay mahina? Bakit ganon? Kristiyano ka na nga Well, mga katiwala, ang diretsyong sagot dito kayang-kaya siyempre. Diyos naman siya di ba? Kaya niya yun. Pero sa tanong na bakit pinahintulutan, ibang usapan dito. Ibang usapan po yun. I'm very sorry, ang ating Diyos lang ang makakasagot ng tanong na yan.
Basta ang alam natin sa bawat pangyayari sa ating buhay, magandaman o pangit ang nangyayari sa atin, meron siyang layunin. Meron siyang dahilan, meron siyang gustong ipaalam sa ating lahat. Kaya huwag kayong magtatampo sa Diyos kung masasakit na pagsubok ang dumarating sa inyo. Meron siyang ibig sabihin dyan. At para masagot ang mga tanong sa ating isipan, mga katiwala, unawain na lang nating mabuti ang diretsyong paliwanag at warning ng Panginoong Jesus mismo sa tatlong talata, sa tatlong mga kabanata, sa John 7:7, John 15:19, John 16:33. Ito po ang sinasabi, hindi kayo kapupuotan ng sanlibutan, ngunit ako'y kinapupuotan nila, sapagkat pinapatotohanan kong pawang masasama ang mga gawa nito. Kung kayo'y taga-sanlibutan, mamahalin nila kayo, sapagkat kayo'y kabilang sa kanila. Pero hindi kayo taga-sanlibutan. Sila'y napupuot sa inyo dahil pinili ko kayo. Sa sanlibutan ay meron kayong kapighatian. Ngunit, ito maganda mga katiwala, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig na ang sanlibutan. Yun, maganda. Napakaganda po nung promise po. Yes. Yan. One of my favorite verses po, yung sinabi nga po diba ni Jesus na, in this world, yes, you may have trouble, but take heart, I have overcome the world. Amen. So, tinranslate ko lang amen sa English. Amen, amen. Pero, yun nga po, napakaganda pong promise po from yes the Bible. Mga katiwala, naway nagiging maliwanag ang ating pagtahak sa desyertong ating nilalakaran. Yeah. Lahat po tayo ay dumadaan dito. Hindi tayo makakaiwas sa desyertong ito, mm-hmm, pero ang salita ng Diyos ang ating magsisilbing mapa. Yun. Ating map, ang ating kompas. Mm-hmm. Ang Espiritu Santo ang ating tagaakay at gabay. Mm-hmm. At ang ating Panginoong Jesus ang tumitiyak ng ating kaligtasan. Yun. Ngunit ang ating Ama ang nagpapala sa bawat katapatang ating ipinapakita. Mm-hmm. Ang mga nag-iibigang mga Kristiyano naman, ito na tayo po na habang minamahal natin ang isa't isa, mm-hmm, habang iniingatan at inalagaan natin ang isa't isa, no? Mm-hmm. Tayo naman po ay nagtutulong-tulong sa pagdamay upang manatili sa paglilingkod, pamumunga at kabanalan ng bawat isa. Yun. Tandaan lang po natin mga kapatid, mga katiwala, ang isang katotohanang hindi magbabago kailanman. Yun. Ang ating Diyos ay banal at pag-ibig. Amen. Nagmula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Alam niya ang lahat kahit hindi pa nagaganap. Mm-hmm. Ang kanyang adhikain ay para sa kabutihan ng mga nagtitiwala sa kanya. Kung ganun, katiwala, ano pa? Mm-hmm. Ano pa nga ba? Ano pa ang ating katatakutan? Ano pa po ang ating kinakatakutan? Wala na. Amen. 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 So, yan po ang summary ng ating theme na passing through the desert. Nais po ba natin na maranasan ang tunay na kapayapaan sa ating buhay? Nais mo ba, katiwala, na maranasan ang tunay na kapayapaan sa iyong buhay? Kung ganun, kailangang anyayahan natin na manirahan sa ating puso, sa iyong puso, ang ating Panginoong Jesus. Sabi po sa Matthew chapter 11 verse 28, sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ng lubha sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. I will give you rest. Amen. Sabi po ng ating Panginoong Jesus. Katiwala, mararanasan mo ang tunay na kapayapaan. Dasalin mo lamang ng taimtim sa iyong puso ang dalangin ito. Sunod lang po kayo sa akin kung nais niyo pong ipanalangin ito. Panginoong Jesus, ako po ay makasalanan at hindi nakakasunod sa inyong mga utos. Isinusuko ko po sa inyo ang aking buong buhay, ang aking mga kasalanan at ang aking mga problema. Ikaw na po ngayon ang maging tagapagligtas at Panginoon ko. Tulungan mo po akong patuloy na magtiwala at sumunod sa inyong mga salita. Ito po ang aking dalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Katiwala, kung taimtim kang dumalangin, magtiwala kang tutulungan ka ng Panginoong Jesus. At kung meron kang katanungan, mag-message ka lang sa aking messenger, Ding Camacho, o kaya hanapin mo ang FB page na Tiwala Lang. Maraming salamat po. At ngayon po ay darako tayo sa mga messages, mga dumarating na mga comments ng ating mga viewers.
yan po ay pangasiwaan ng ating mga ate, Ate Josie at Ate Elsa. So, pakinggan po natin ang mga dumating na mga messages. Magandang gabi po ulit sa inyong ngayong gabi. Sobrang masasalamat po kami sa inyo. Nais po namin magbitin si Ate Cynthia Sante. Sabi niya, salamat. Salamat sa lahat ng mga katiwala lang. Good evening daw po. Okay. Okay, so sa mga nag-review po sa amin, thank you po sa walang inyong sawang pagsama sa amin. And hopeful po kami na na-encourage po namin kayo every time na mag-air po ang Katiwala Lang. Sabi ni Ate Jess Bautista, good evening mga katiwala. Mm-hmm. Si Ate Jess, mula pa nung umpisa ay kasama na natin. Kay Marilu Pasyon, purihin ang Panginoon sa pagbabalik ng Tiwala Lang. Purihin ang Panginoon. Okay, meron pa. Sabi po ni Mim Nabantay, good evening po sa lahat ng katiwala. Sister, good evening po sa iyo. Sabi naman po ni Eli Victorio, good evening po mga katiwala, mga pastor, ang pastors. Okay, so marami pa pong bumabati si Ate Nena. Ate Nena, good evening din sa iyo at happy siya. Happy to be back po. God bless po. Sabi ni Sheila Sakdalan, thank you guys for being an inspiration. Okay. Sabi po ni Marisa Gaspar na taga-Pritil, she's watching. Good evening, Katiwala Lang. Marami pong salamat at bumalik po kayo. Sabi ni Pastor Walter Forrest, salamat sa Katiwala Lang. More power po sa programa. God bless you more. Ah, yan, si Ate Ethel Makaraeg, kilala from Australia, nanonood sila. Salamat, Ate Ethel. Sabi ni Rose Alforez, magandang gabi, mga katiwala. Ay isa, sabi ni Iris, next naman. magpapasalamat din po kami sa mga donors namin, no? Patuloy po yung pagtulong nyo. Actually po, mahigit na pong 200 food packs ang na-distribute po namin sa Kupang, sa Marikina, sa San Mateo, sa Bagumbong, sa Pasakola, sa Project 4. At nagpapasalamat po sila. Hindi niyo po mailarawan yung pagka binibigyan sila, sila po ay galak na galak kasi po naaalala pa rin sila. So sa kabila po ng kahirapan nating lahat, ay merong pagmamalasakit sa kapwa. Marami pong salamat sa mga donors. At alam ko po may mga dumadating pa. Maraming pong salamat. Oo sis, actually... Beshi may mga nag-message sa messenger na merong silang mga padala na in certain amount from our friends sa ibang bansa at nais po namin ito ay ipamahagi sa susunod na araw. May mga another na ilang sako po ng bigas na dumating pa para po ipamudmud namin. Antayin niyo po mga katiwala, ito po ay makakarating sa inyo. Sabi po ni Annabelle Kabangunay, good evening po from Zone A watching. Thanks, napaganda ng Word of God. Okay, good evening po, sabi ni Anna Najal, watching from Kupang. Amen. So, may mapasok pa, marami pa. Sige, pasahin. Vivian si Pedro, okay. Good evening okay. Sa mga katiwalang kuya at ate. O, nadagdagan na ng ate. God bless po, katiwala. Yeah. Sabi ni Angie, good evening po, katiwala. Yeah. Okay. So, mga katiwala, kung nais po ninyo maging kabahagi ng Tiwala Lang Social Concern Ministry, mm-hmm. na nagkakalog ng mga food packs sa mga kababayan natin kinakapos ng pagkain,
lalo na sa panahon ito ng krisis. Makipag-ugnay lang po kayo sa aming messenger, sa ating mga coordinators na si Ate Josie at Ate Elsa. Narito po sa screen ang kanilang ang messenger po ni Ate Josie ay Josepina DRF De La Cruz. That's Josepina DRF De La Cruz at saka Elsa Del Rosario Camacho. Elsa Del Rosario Camacho. Sila po ang tatanggap ng inyong mga inquiry or mga donasyon. Kung nais po ninyo maging kabahagi ng ating Tiwala Lang Social Concern Ministry para meron tayong may pagkaloob ng mga pagkain, groceries, bigas, o anything na mapapakinabangan ng ating mga naghihikahos na mga kababayan natin, lalo na yung mga members ng ating church. Maraming salamat po sa mga donors natin. Huwag po kayo magsasawa. Hindi po nawawalan ng kabuluhan ng inyong mga ginagawa para sa Panginoon. At tayo po ay, meron pa bang pumasok ng mga messages? Wala na? Okay. So, nasa closing prayer na po tayo, mga katiwala. Hilingin natin ng Pastor James sa kanyang closing prayer. Opo. Nakatuwa po, ano, daming nating mga watchers ngayong gabing ito. Mm-hmm. And maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama. Tayo po, I think, nasa 80. Oh, really? Nasa 80 na watchers. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Dati isa lang, ano? Okay. Pero yun po, I'm sure kung nandito po si Daddy ay magiging sobrang saya po niya. Matutuwa siya. Pag nanonood siya nito. Nakalimutan ko po sabihin kanina actually na sabi ko sa inga iniisip ko siguro kung nandito si Daddy ang saya-saya niya. Oh. Pero yun nga. Definitely. Sa biyaya po ng Panginoon, patuloy po ang tiwala lang. Yeah. And ang ganda po na nagiging instrumento din po tayo ng pagpapala. Not just sa spiritual aspect, but also in the physical aspect po. Amen. Ano, yung ating mga pangangailangan physical. Yes, so yes. Maraming salamat po and patuloy po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Tayo ay katiwala lang. Kunduwit lang tayo ng pagpapala ng Panginoon para meron tayong maiabot sa iba. Okay? Ay, may pictures po yata. May pictures sa pakikita. Yung mga sige, para makita ng mga donors natin, tayo nagpamigay last week and last Saturday ng mga... sige, kung nakahanda na ay roll, please. Okay. So, yan po yung mga pictures ng ating mga kapatiran na binigyan po natin, inabutan po natin ng mga goods. Sila po ay tuwan-tuwa. Sila po ay... Pasalamat na pasalamat sa kanilang natanggap mula sa ating mga donors, sa ating mga kapatiran na meron silang good Samaritan's heart. Mm. So, salamat po. Ayan, marami po yan. Hindi lang po namin mapuntahan yung malalayong lugar kasi bawal eh. Mm. Pero marami din po nag-iintay sa amin sa bandang Pangasinan, bandang Batangas, bandang malayo. Sa southern part. Pero hindi na po namin kaya. Una-una sa akin, no, senior na ho ako eh. Si Kuya James, baka pwede. Siguro po, once magkaroon na ng medyo mas maluwag ng restrictions, yeah. At kung tayo po ay makakakaroon ng opportunity, ay pwede po nating mapuntahan even yung mga malalayong lugar po. At meron pa pong mga pumapasok na comments. Oh, meron ba? Basahin natin. Sige, please. Balik po tayo sa ating mga kasis. Mga kapatid. Mula po kay Diane Cristel Valdez. Thank you po sa mga food packs. Uy, from San Mateo Mission Point. Mm-hmm. God bless po and more power. Sabi po ni Mary Angeles de Guzman, thank you po sa food packs from Bagumbong Mission Point. God bless you po sa inyong lahat. Sila po yung mga taga-distribute natin. Ay, si Kuya Jun. Hi po, Ate Josie. Ganda-ganda pa rin. Natama ka. At binabagi ko rin si Ate Aida de Jesus. Nanunod siya. Galing kay Kristen James Gutierrez Madrid. Nakakatuwa po at nag-host na din si Tita Josie at Tita. Yay! God bless po sa katiwala team. Okay. Oy, si Ate Lorna. Magandang gabi po, mga katiwala. Masaya po kami na bumalik na ulit ang programa na ito. Amen. God bless us all. God bless you too, Ate Lorna. Galing kay Luz Buminda Ilarde. Good evening po, Katiwala. Luz Buminda. Yes. Okay. She's watching from San Mateo, Rizal.
Yun. Kaya San Mateo. Okay. Sabi po ng aking anak, good evening po. Exciting po ang bagong segment na ito. Okay. Thank you, Jed. Ha? Thank you. Say pwede ba natin sabihin yung mga donors, mga pangalan? Pwede na naman sa kasi iba, hindi nagpapasabi. Ayaw magpasabi. So, from Australia. Australia, sa US. From Marikina. Marikinas, para Marikinas. Siguro. Meron. Sa IBC. Sa IBC. No? Meron. Okay. So, kung hindi man namin mabanggitan yung mga pangalan, ang Diyos naman eh, nakikita kayo ang inyong ginagawa. Mm-hmm. Eh, patuloy kayong pagkapalain ng Panginoon. So, sa pagaya po ng sinabi, di ba, ni Jesus Christ sa parable, kung ano yung ginagawa natin, kung if you do it to the least of these, of my loved ones, you are doing it to me. Exactly. So, parang kumbaga, imagine po natin na habang nagbibigay po tayo sa ating mga kapatid na nangangailangan, ay ginagawa po natin ito Amen. Para sa ating Panginoong Jesus. Amen. So praise God po for all Amen. Of your hearts na napakalaki po ng inyong mga puso na makapagbigay yes. sa ating mga kapatid. Pagpatuloy Amen. Lang po natin. Okay, so let's have a closing prayer. Wala na. Wala na. Opo. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong yes. kabanalan, sa inyong patuloy na pagmamahal at pag-iingat sa amin, Lord. Amen. Tunay nga po, Panginoon, na kung kami ay magtitiwala sa inyo, if yes, we Lord. Will trust you with all of our hearts, yes, kung kami ay pipiliin namin na mag-rely yes, o dumepende sa inyo at hindi sa aming sariling kaalaman, yes, at kinilala namin kayo sa aming buhay, ay gagabayan nyo ang bawat step, bawat yes, apak ng aming mga paa ay idadirect nyo kami. Amen. Maraming salamat po, Lord God, kasi sa ngayon kami ay dumadaan sa isang desierto at masasabi namin na kami ay dumadaan dito sa panahong ito dahil gusto nyo na kami ay lumago yes, sa aming pananampalataya. You want us to grow in our faith and you want us to go deeper in you and yes, to bear Lord. Fruit upang maging mabunga, Lord God. Yes, and Lord. Tunay po, sa bawat pagsubok na aming kinahaharap, kayo ay nariyan, yes, sinasamahan nyo kami. Amen. And alam namin na anumang mga pagsubok na kinakaharap namin sa ngayon, it is nothing compared to the yes. rewards na aming yes, tatanggapin Lord. Kapag kami ay umuwi na rin sa inyo. Amen. Maraming salamat po sa inyo. Kami ay patuloy na magtitiwala sa inyo hanggang sa kami ay either tawagin nyo kami, yes, pauwi Lord. Sa inyo, or kung abutan po kami ng inyong muling pagbabalik. Amen. Regardless, we pray that you will find us faithful. Amen. Salamat po, Panginoon. Yes, we give you all the glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Mga katiwala, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, sa inyong pagmamahal at suporta. See you again sa Sunday, 8 p.m. Every Sunday na po tayo. Every Sunday na po. Okay. Hindi na po kaya yung dalawang araw sapagkat matanda na po ang inyong lingkod. Kaya magpapaalam muna kami pasamantala. At huwag po nating kalilimutang isa puso ang katotohanan ito. Kasama po nating palagi ang Diyos, kaya tiwala lang! Tiwala lang. Sa kabi-kabilang mga issues ng buhay, ang hirap basta na lang magtiwala. Lalo pa ang daming fake news na umiikot sa social media. Kaya pa ba nating magtiwala? Yan ang tanong. Magsama-sama tayong muli sa isang makabuluhan at masayang programa na pinagkatiwalaan ng madla. Samahan natin ang Live Talks with Dean and Guests upang talakayin ang mga current issues ng buhay. Kanino at paano tayo magtitiwala sa panahon ngayon? Tiwala lang Live Talks every Sundays at 8 p.m.